Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masasamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo ay mapagmasid sa kanyang sarili. Nakikita niya at kinikilala niya ang dynamics na nangyayari sa kanya. At ito'y totoo nga sa ating lahat, ang kanyang na-observe. May maraming bagay na mabubuti na gusto nating gawin, pero hindi natin nagagawa. Parang may puwersa sa katawan na humihila sa atin na hindi natin nagagawa ang mabuti na gusto natin. Sa halip, parang may mga humihigop sa atin, tumutulak sa atin sa kasamaan na ayaw naman natin gawin. Gusto kong gumising ng maaga para magsimba, pero hirap na hirap ang aking katawan na gumising at tumayo. Mas madali na maiwan na lang sa higaan. Gusto ko naman maging malusog, pero napakalakas ng pwersa na kumain ng chicharon, ng ice cream, ng cake, at uminom ng soft drinks. Alam ko na masama ang aking barkada, pero naaakit ako na sumama palagi sa kanila. Nararanasan natin na may pwersa sa atin na tumutulak sa atin na gumawa ng masama na ayaw naman nating gawin. Humahad lang din ito sa atin na gumawa ng mabuti. Ayaw ko nang magalit, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Gusto ko namang kilalanin ang kabutihan ng iba, pero nadadala ako ng inggit o nahihiya ako na kilalanin ang kabutihan nila. Ang lakas na ito na gumagawa ng masama ay tinatawag natin concupiscence. Resulta na ito ng kasalanan. Paano natin ito malalabanan? Salamat sa Diyos na may lakas din ng Diyos na binibigay sa atin ni Jesus. Hindi lang niya tayo pinatawad sa pagkakamali natin. Binigay din niya sa atin ang banal na Espiritu
upang palakasin tayo laban sa kasamaan at akayin sa kabutihan. Kaya may good force din na kumikilo sa atin. Paano natin makukuha ang good force na ito? Tumawag tayo sa Diyos. Ibibigay niya ito sa atin. Kaya magdasal tayo, manalangin tayo sa banal na Espiritu. Kapag tayo ay tinutukso, tumawag tayo sa Espiritu Santo. Kapag may balak tayong gawin ang mabuti, tumawag tayo sa banal na Espiritu. Maganda na bago tayo magdasal, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo na makapagdasal tayo ng maayos. Sa umaga, humingi tayo ng tulong sa Espiritu na labanan ang masasamang tendencies natin at akayin tayo sa kabutihan. Isa pa, kung may demonyo na tumutukso sa atin, may anghel din tayong tagatanod na gumagabay sa atin. Ugaliin natin na kausapin at humingi ng tulong sa ating guardian angel. May kakampi din tayo na nagpapalakas sa atin. At isipin natin na mas malakas ang mabuting espiritu na nasa atin kaysa ang masasamang espiritu na humihikayat sa atin. Iniligtas na tayo ni Jesus at patuloy pa rin niya tayong iniligtas sa buhay natin ngayon. Banal na Espiritu, gabayan mo ako at palakasin mo akong labanan ang mga masasamang hilig na kumikilo sa aking buhay. Tulungan mo akong labanan ang kasamaan at pagtagumpayin ang kabutihan sa aking buhay. Po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.